Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, amin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga akil at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin na laging birheng si Mariyang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Napakahirap ng katawan ko. Bakit pa ba ako isinilang sa sang maliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin naman ako nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasa sa buhay, kasama ng ibang mga tao na hindi ako nakigalak sa kanila. Kasama ng ibang mga tao na hindi nakigalak sa kanila, manapa na natili akong nag-iisa, sapagkat may ipinagagawa sa akin, kasaakin. Kaya nga, nagpuyo sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko't talaga bang wala nang lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan, gaya ng isang batik na natutuyo sa tag-araw?
Ganito ang itinugon ng Panginoon. Kung manunumbali ka, tatanggapin kitang muli at ikay muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao. Subalit, huwag kang paroroon sa kanila. Sarapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo. Ngunit, hindi kanila matatalo. Sasaiyo ako upang ikay pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng aking kagipitan. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sa aking kaaway, iligtas mo ako, Panginoong Diyos. Ingatan mo ako pag sila'y lumusob. Sa masamang tao, ako'y iligtas. At sa pumapatay, agawin mo ako at ipagsanggalang. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sila'y nag-aabang. Pagmasdan mo yung taong mababagsik. Nagtipot ang layon, ako ay iligpit. Ang dahilan nito, di dahil sa ako'y may pagkakamali o may pagkukulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at nagdudumali. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na tagapagsanggalang. Ikaw ang muog ko at aking kublihan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awiting ko'y pag-ibig mong wagas. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kublihan, Diyos kong mapagmahal. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo
at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Minsan may nagtanong sa akin, Father, paano po ba sumaya? Napakaganda ng tanong na iyon sapagkat tayong lahat ay dumating sa ganong yugto ng ating buhay na tinatanong natin, masaya nga ba ako? Sa mabuting balita, tingnan natin ng mabuti ang ginawa ng lalaki na nakahukay ng kayamanan. Makikita natin na hindi siya ang may-ari ng lupang iyon. At nung makakita siya ng kayamanan, pwede niyang dalhina ang kayamanan na iyon. Pero bakit hindi niya dinala? Bakit niya tinabunan at binili ang buong lupain? Sapagkat hindi mahalaga sa kanya na alisin ang kayamanan iyon sa lupang iyon. Ang mahalaga sa kanya, mapanatili ang kayamanan iyon. At iyon ang nagpapasaya sa kanya. Sa buhay natin, madalas hinahanap natin ang kaligayahan sa ibang lugar o sa ibang tao. Ngunit ang tunay na masaya para sa isang tao ay ang matagpuan niya ito sa sariling lugar niya, sa sariling niyang tahanan, sa sariling niyang lugar na pinagtatrabahuhan, sa piling ng mga taong mahal niya. Kapag hindi natin hinanap ang kaligayahang ito kung saan tayo naroroon, hindi natin mahanap ang kaligayahan na iyon. Ang kaligayahan ay magsisimula sa ating sarili. Kaya kinakailangan na hukayin natin ang ating sarili, tingnan ng mabuti, at doon makikita natin na ang ating palang kaligayahan ay hindi nakadepende sa ibang tao. Ang ating kasiyahan ay hindi natin mahanap sa dami ng pera, sa ganda ng trabaho, sa ganda ng katatayuan. Naroon ang kaligayahan sa kaibuturan ng ating puso. Tingnan din natin ang mga ngalakal na naghahanap ng perlas. Sinabi sa mabuting balita na nakakita siya ng perlas na napakahalaga, hindi ng perlas na napakaganda. Baka mali ang pinahahalagahan natin sa ating buhay, kaya hindi natin makita ang tunay na kaligayahan. Baka pinagtutuunan natin ng pansin ang mga maling tao o trabaho o ari-arian sa ating buhay, kaya hindi na natin matagpuan ang kaligayahan. Ang hanapin natin ay kung ano ang mahalaga, hindi kung ano ang mahal, hindi kung ano mataas ang presyo. Isipin, napakahalaga nito, kaya iniingatan ko ito. Sa ating paglalakbay dito sa lupang ibabaw, hahanapin natin ang kaligayahan, at sa huli, makikita natin ang kaligayahan sa mga bagay na simple, sa mga bagay na nasa atin na pala, at sa mga bagay na nanggagaling sa ating Panginoon. Nawa, tulad ng dalawang taon na nabanggit sa mabuting balita, pagsikapan natin na ingatan ang tunay na kaligayahan sa ating buhay, sapagkat ang tunay na kaligayahan ang siyang tunay na kayamanan. Hindi ipinagkait ng Diyos ang kaligayahan sa atin. Hindi niya tatanggalin ang tunay na bukal ng kaligayahan ng ating buhay, sapagkat ang Panginoon ay laging nariyan, hindi nagpapabaya, hindi iniiwanan ang mga taong nagmamahal sa Kanya. Ganoon tayo pahalagahan ng Diyos, kung kaya ang bugtong niyang anak ay Kanyang ibinigay, sapagkat alam niya na kapag nasa tao ang Kanyang anak, malalaman at madadama ng tao ang tunay na kaligayahan. Nawa, matagpuan nating lahat ang tunay na kaligayahan at pahalagahan ito. Magsitayo na po ang lahat. Pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at ang mga obispo,
Naway magabayan at maliwanagan ang karunungan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging alipin ng kasakiman at pagkasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos sama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa may mga pangalay na sobre sa love offering, maaari na po kayong humanay sa gitna. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaghanap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagkapatawad ng mga kasalanan
sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Jesucristo, ang mga labirheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mga labirheng bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga akilid sa awit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa iyo maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya nebot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Melry naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayundin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ng Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakasamantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo nga ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama na ay pagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa Mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalobong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mandali po ang magsiupo ang lahat. Para po sa natatanging panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, maglalakbay, kukuha ng kahit anumang pagsusulit, gayon din po ang mga magpapabasbas ng religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Maraming salamat po. Ama na ay pagmahal, sa iyo nagmumula lahat ng mabuting bagay. Hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid at diriw ng karawan, anibersaryo ng kasal na katakdang mga ibang bansa sa sailay sa pagsusulit. Pagkaloob mo sila sa mahabot na kahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kaloban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayosan na buhay at kaligtasan ng mga kapamakan. Basasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkat, mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alawit sa pag-ibig.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawa rin Diyos ang pagkapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagdaak sa kabanalan at paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.